guys, welcome to my vlog. Yuyo Marino here once again. Ang topic natin ngayon guys is the air cooler water separator or famously known as the mist catcher. Bago yan guys is as I mentioned dun sa last vlog ko na ang water separator is right at the back of the air cooler before sa scavenging air natin bago sa mga makina natin. Ipaliwanag ko muna guys kung bakit tayo may air cooler. Guys, ang air cooler pala guys is one of the requirements para dun sa tinatawag natin ng supercharging ng mga makina natin. And what is supercharging? Ang purpose ng supercharging guys is the fuel saving. Kailangan efficient yung makina natin para sa target na makakasave tayo ng fuel. Dahil alam nyo naman ngayon guys, sa hirap ng panahon ngayon, lalo na sa krudo, napakamahal. At ang isang napiktuhan dyan guys, ang asawa ko, yun, nagpadagdag na nga ng budget guys dahil dubli na raw. So, dubli na ngayon ang budget natin sa krudo guys. So yun guys, ang supercharging pala guys is a process of increasing the weight of the charged air by increasing the density of the charged air. And what are the kind of supercharging? Ang isa dyan guys is papasok yung turbo charging which is nasa barko natin. Ang iba naman dun guys, hindi na tayo mag-focus doon dahil wala sa barko yun. Yung mga road turbo charging, yung electrically driven turbo charging, focus lang tayo kung anong meron sa barko which is the turbo charging. Ang turbo charging guys uses process of combustion na ginamit natin in order to create power to push down the piston. Ngayon guys, yung exhaust gas, lahat ng mga units na yon lalabas doon sa common manifold natin which is commonly known sa barko natin as the exhaust manifold. Sa gitna noon, meron tayong tinatawag na turbo charger. Yung turbo charger na yun guys, meron tayong dalawang side which is the other side is the turbine side. The other side naman, directly coupled doon sa turbine side is the compressor side or other term as the blower side. Yung exhaust gas na yun guys, iikutin niya ngayon yung turbine side natin which is directly connected to the blower side which is the compressor side. Ang gagawin ng compressor side guys, ihigop siya ng ire sa engine room atmosphere natin at iko-compress niya. And kung maalala nyo guys, result of that compression from the compressor side of the turbo charger, nag-reading tayo. Just below sa turbo charger natin, sa blower side, meron tayong thermometer dyan. Let's say ang makina natin is tumakbo sa underway tayo guys, full speed. Ang normal na mga temperature nyan is nag-range siya ng mga 150, 160, 170, ganyan. So yan ang evidence ng compression ng air natin. Since guys, may nangyaring compression at balikan natin na ang pressure is directly proportional to the temperature. So ngayon, nakuha na natin yung mataas na pressure which is one of the requirements para sa supercharging natin. Ang problema natin ngayon is yung temperature. Hindi natin pwedeng i-feed yan sa makina natin. Yung 100 something na temperature, kailangan natin yan alisin. Yan guys, doon papasok ang air cooler. Kailangan nating tanggalin yung init na yon. May water vapor tayo na present doon sa air natin. So kailangan din natin tanggalin yan. So ngayon, sa loob ng air cooler, meron tayong cooling media which is normally a seawater. But minsan, pag central cooling ang barko natin, fresh water. So ngayon guys, ang gagawin dyan guys, from the 100 something degrees, papasok yan sa air cooler, maabot ng cooling medium natin, ang dew point ng water vapor natin, it tends to condense. Kasi hindi na kaya ng air natin to hold those water droplets, kaya babagsak na ang water droplets natin, which is cold na siya. Yun ang tinatawag na condensation. So ngayon guys, nakuha na natin yung higher pressure na air at nakuha na rin natin yung denser air which is a higher density of air. Then na-cool down na natin, naalis na natin yung mga water vapor present doon sa air. Ang problema natin ngayon guys is water na naman. Meron tayong water
at doon na papasok ang water separator. Kasi guys, as I have mentioned doon sa last na vlog ko, na water in any case, hindi pwede considering na ang tubig ay delikado sa makina natin. 1. It affects cylinder lubrication. 2. Corrosion. 3. Water is incompressible. Hindi natin pwedeng i-compress ang tubig, so kailangan alisin natin yan. Doon na papasok guys ang water separator. Okay. Galing sa 180, 150 to 170 na temperature guys. Pagdaan yan ng air cooler, nag-undergo ng condensation ang air natin, natanggal niya yung mga water vapor. Dahil hindi na kaya ng air, hold ang mga water vapor natin dahil naabot na yung dew point ng water vapor, babagsak na yan. Ngayon guys, yung mostly naman sa tubig is babagsak na yan by the weight itself. Sa weight ng tubig, babagsak na lang yan at pupunta na yan sa mga bilge tank natin, sa iba, clean drain tanks. Ang problema niyan guys is hindi natin lahat naaalis. That water is traveling with a high pressure of air. Mangyayari dyan is magkakaroon siya ng mist at kailangan tanggalin natin dahil yung mist na yon is still water. So kailangan tanggalin natin yon. Kaya doon pumasok ang water separator or the mist catcher. At paano yan tinatanggal guys? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. At isang magandang topic to. Dahil so far wala akong nakita sa YouTube na binanggit ito kung paano natin tinanggal. Ngayon guys, ipapaliwanag natin kung paano talaga. Simple lang guys. It's just also a very simple system but kailangan nating malaman. So guys, once again, hayaan ko itong mga kasama natin sa barko. Isang challenge sa kanila na sila ang mag-vlog para ma-prove nila na naintindihan nila ang kuwan natin, ang mga topics namin. At isang training ko na rin yan sa kanila para i-develop yung confidence nila para sa future na endeavors din nila sa career nila. Guys, i-welcome ko sa inyo ang dalawang kasama ko sa barko. So welcome back guys, ang mga pala si Engine Cadet na Morgan Makoy, so, in the house. So today's topic guys, water mist catcher or mas kilalang water separator. So guys, papaliwanag namin sa inyo kung paano nagwo-work yung mist catcher at yung pag-flow niya pumunta sa mist catcher. So guys, dito tayo mag-start sa turbo charger. Turbo charger guys, meron tayong dalawang side which is the compressor side or blower side at sa kabila yung turbine side. Sa compressor side, magsasuction tayo ng air pump galing sa engine room atmosphere natin. Iko-compress natin yung air dito sa turbo charger which is pag na-compress natin, tataas din yung temperature which is di natin kailangan sa makina. Ang kailangan lang natin is mataas na pressure at hindi mataas sa temperature. Pagpasok na dito, papunta sa air cooler natin, mataas yung temperature niya which is meron siyang water vapor. Dito sa air cooler natin, meron tayong cooling media which is the fresh water na gamit sa barko natin ngayon. Ang gamit natin dito guys is fresh water. Pagpasok na dito, meron siyang water vapor. Pag na-reach niya yung dew point, kasi malamig yung dito yung cooling media natin. Pag na-reach niya yung dew point, mag-i-start na siya ng condensation which is yung mga tubig is babagsak dito papunta sa mga bilge tank natin. Tapos yung pressurized air is magkakameron siya ng mga mist kasi pressurized siya which is yun yung ipapaliwanag naman ni Weber. Yung mga mist natin dito guys, dadaan siya ng water mist catcher kaya tinawag siyang water mist catcher kasi mist nga yung kinokolekta niya na inaano natin na wala talagang tubig na nadadaloy sa makina natin kasi yung tubig guys nakaka-apekto yan sa cylinder lubrication natin at saka nakakasani ng corrosion tas yung tubig is incompressible. So ito guys, ito yung water mist catcher natin. Ito, pinalaki natin. Charang! Charang!
ito yung top view lang to guys. Bali yung flow ng ano natin guys, ng air eh, ano lang yan, tuloy-tuloy. Kumbaga, oh, tuloy-tuloy lang. So, ang ginagawa ng water mist catcher, pagpasok niya dito guys sa barrier ng air eh, babanda yan dito yung air eh, yung tubig drop, madadrop lang kasi mabigat. Tapos, hindi man lahat na maano, kaya marami yung water mist catcher at least natin guys, maraming barrier yan. Kaya yung air ay maraming pagbabandahan hanggang ma-reach na yun dito yung dulo, yung pinakadulo guys, kumaga ganito lang guys, banda-banda lang yan. Hanggang wala na siyang tubig na mailabas papuntang makina natin. So ang ilalabas na dito guys, pure air na talaga. Which is dito, papasok na siya sa scavenge space natin, papunta dito sa scavenge port. Na yun yung iko-compress nung makina natin. To recap with, air with water, punta siya dito, ibig sabihin mapigilan yung iba. Bagsak siya dun sa ilalim. May ibang naiiwan sa kuan, kasama sa air. Yung tubig lang ang babagsak dito kasi ang air pala, tuloy-tuloy lang yan kasi may characteristic ang air na able to bend ang air. Ang tubig is pagbanda niya, bagsak. Banda siya dito, bagsak. Banda siya dito, bagsak. Banda siya dito, bagsak. Ay, ibig sabihin ito, pinakalas na to, bagsak. Ibig sabihin, kung ito ay gawin nating side view, bawat bend pala, bagsak na yung kuwan hanggang sa pure na area yung Lalabas, balik tayo dito. Wow! Very good. Clap. Very good. Good job. Okay. Naintindihan nyo na dito. May isa pa akong sample. Pamalakas ang sample lang. Pero sample lang naman. Kumbaga guys, ere. Sample, ere. Ere, shota. Tas yung tubig ako. Hindi, kami ng shota ako. Magta-travel. Siyempre, puso ngayon, travel eh. Travel goals. Hindi yung sa basketball ah. Hindi, pag nag-travel kami, may barrier. Siyempre, makakakita yan ng mga pigs eh. Pangit tayo eh. Dito, pag travel namin dito sa Palawan, nakakita ng mga pwede. Iniwanan ka agad. Iniwanan ako sa Palawan. Dumiretso siya ng Boracay. Ni joke lang. kaya naiwan ka. Kaya naiwan ako sa Palawan. joke lang yun guys. Pagtaan lang. So, okay guys. Shout out kayo guys. Shout out nga para sa family ko dyan sa Quezon Province. Shout out sa family ko dyan sa Cebu tsaka sa Quezon City. Buro family. Brothers ng Aliwanay. Tsaka guys, huwag natin kalimutan, subscribe. Yoyoy Marino Mix TV. Napakagandang vlog, napakagandang mga content, punong-puno ng pag-aaral. Marami tayong tututunan na hindi natin makikita sa ibang vlogger. Kaya subscribe na guys. Guys, 10K lang yan guys. So, pabuti naman natin. Okay guys, okay, good job. Next topic, maybe fresh water generator or spring air or sige lang, pag-iisipan lang natin kung alin yung mas madaling material. Anyway, drawing lang naman. Credits pala sa kuha natin guys, nag-drawing. Yan. Artist. Yan. Artist. Yan ang artist dito sa kuhan. Kaya hindi ako nahirapan mag-kalap ng mga materials. Okay guys.